yung mga puntos na kailanganin talaga natin magkaroon ng yung hindi natin nakuha kahapon. Ah, yung tiebreaker? Tiebreaker? Tignan natin kung yun yung magiging ano ah. Yung have a tiebreak, have a cute cat. Alam mo, masaya ako na benta yun sa'yo ah. Kasi nung sinabi ko yung joke, parang pakiramdam ko medyo ano eh. Hindi, nakita ko kasi siya sakto. Ah, okay. Tapos akala ko parang nakasulat talaga siya. Pero apparently hindi. It was a very creative idea. Salamat. Diba? Maraming salamat sa iyong support, Brigida. At welcome po sa ating game number 2. Again, sinabi na nga ni Brigida, sinabi ng panel, nakita niyo sa draft, yun, dalawang kupunan. Kung makakakuha ng isang puntos dito ang Team Spirit, yep. Eh di, hindi pa sigurado na secured yung Liquid Echo sa knockout stages. Yes. Kaya, kung kawang Liquid Echo, syempre gugustuhin mo na rin ma-secure ang iyong pwesto at ang iyong pagkakapasok doon sa ating magiging knockout stage. Pero yun yung interesting eh, no? Kapag ka naman yung top 2 natin yung magpapantay, kailangan na natin makita yung magiging seeding. Pero dito na muna tayo sa gitna dahil napa-flicker out agad ni Cartesi, si Sunset Lover. Grabe ka, Carl. Nung nakita niyo yung Vexana, ginabi niya kaagad yung Last Insanity. Para lang maka-force ng reaction. Good call yun kasi na-force. Ngayon yung flicker. At yun na nga dahil walang flicker. Si Sunset Lover. Nahuli siya doon ni JP. Ginamit yung sarili niyang flicker plus combo ng Edith. Alam naman natin gaano kahalaga na makuha mo agad yung level 4 mo prior to the turtle. Lalo kung isa ka sa mid laners dito sa labang ito. Kaya maiintindihan mo eh. Bakit parang ayaw pakawalan ni Sunset Lover yung wave. Gusto na muna niya at least i-clear. But then nag-pose yun ng threat. Dahil nga nagkaroon ng mabilisang access sa kanyang Liquid Echo. At dahil low siya ay di naman sila kukulangin sa pang-finish off. Katulad na lamang niyan. Tingnan mo naman ang dalawang gold laners natin. Maglalaikan pa sa barito si Benny Cutie kasi mukhang inuunti-unti siya ni Kiko dun eh. Kamuntikan na. Hindi siya naglaikan pa kasi alam niya kung nagmali yung timing, mabadadala siya sa ilalim ng Tori. Ay! Pero yung initiation, final slot ni Kid Bomba, ginamit yung flicker, pero si Carl Dizzy pa rin makakuha ng turtle. Ginamit na rin yung last inside. Si Kid Bomba goes down. Dalawang miyembro na huli ng Team Spirit. Nagulat din ako doon, pero ito naman, nakapag-like and bounce si Benny Cutie. Yun pala yung hinihintay. 4 early kills para sa Liquid Echo. Hihintay niya na kita yung BMI. Oo. Hindi pa pwedeng mag-like and bounce siya ng nalayo or nasa tore. At ngayon doon sa nakita nating turtle pit, napakaganda rin nung naging execution dito ng isang namang maagang Last Insanity. Uh-huh. Carl Dizzy. Ito yung nagiging, kumbaga pang playmaking pa nila na isa. Uh-huh. Yung kapag ka nagla-Last Insanity na rito si Carl Dizzy, hindi siya yung maghihintay lang na tipo ng jungler sa magiging setup ni JP. Kaya niya kasing gumawa ng, kumbaga pat sarili niyang play gamit yung hero na to eh. Killer setup. Pasakitan mo naman dito yung expert. Nagsiset-up siya ng immortality pickup para sa sarili niya. Yun yung ikaibahan ng jungle na expert. Pinaprioritize yung immortality, di ba? Yeah. Kapag ka ikaw yung kinakailangang mas maging taga-harap, yung magiging taga-sunog talaga dun sa mga engage na members ng Spirit. Grabe na ako! Full combo! Ikaw! Buhay pa ba ito? JP, ata yung mahuli dito sa WoW! Ito naman ng One Fury! Cartesi, gagamitin yung Last Insanity. Ito na rin si Sanji. Sa lalim ng Tori, Last Insanity. Sanji, ginapit yung Flicker. Plus yung Manong One Fury. Asa Valentina, Set 4! Pumasok sa lalim ng Tori. What a play, Liquid Echo! Pero si Set 4, tinatamaan yung or kinukuha yung tama ng Tori para si Benny Cutie makakapasok with the kill, double kill para sa Roger. First of all, alam mong hindi kinakailangang mag-hesitate doon ng Liquid Echo kahit na parang kung tayo lang ang tatanungin, sobrang kinumit nila yung laban na yun. Oo. Kaya kung titingnan mo rito, ay halos hindi naman gaano kaloba yung mga members ng Team Spirit para sobrang i-full on commit at i-juggle agad yung turret shots dito sa top lane. But to think na nandito rin si Sanford at umabot siya dun sa top lane all the way mula sa XP lane, hindi na rin naman nagdalawang isip ang Liquid Echo na talagang ipagpatuloy yung teamfight na yun. But this time, meron na naman yata tayong pwedeng abangan sa turtle. Maganda-ganda ang pagkakaporma rito ng Liquid Echo once again. Samantalang Team Spirit, apat-apat,
medyo nakita na ng Liquid Echo. Si Bomba mahuli dito pero yung knock-up galing sa Eternal Guard maganda para sa Team Spirit. Pero si Sasford! Na-zone out na naman yung backline ng Team Spirit! Samo mahuli! Kid Bomba trying to get away at Liquid Echo! Ganun lang si zone out yung Team Spirit para yung second turtle ng laro mapupunta sa kanila. Nakita natin. Nakita ng Liquid Echo, yung apat nandito, so they knew how to deal and answer kung ano man or sino pa lang yung mauuna. At si Kid Bomba rito ay medyo nag-aalangan. Final slash ay hindi umabot kay Sanford na tila ba parang sinayawan lang eh doon si Kid Bomba. At napipilitang mag-ingat ng sobra ngayon ang Team Spirit sa nakikita nating galawan ng Liquid Echo. Ito, 5 minutes pa lang nagiging Liquid Stampede na naman sila. Umibilis-bilis. Hindi katulad ng game number one, no? Game number one, dahan-dahan eh. Yung Liquid Stampede, yeah, digi-digi-digi-digi. Pero sa Kipama sa Adlaan na Torre, 2 versus 1, ganamit yung final slash. Mukhang mahuli siya dito. Ginagamit niya yung Torre para hindi siya ma-full commit ng Liquid Echo. At si Marl nang galing sa North para tulungan si Kid Bomba, San Duo, medyo matagal yung stay nila doon. Pero dito naman si JP mukhang mahuli ng tatlong miyembro ng Team Spirit. Si Benny Q din nandiyan naman, ginamit na yung flicker para makapagtakas si JP. Na-realize ko lang, kung hindi man natin masasabi yung yatig-itig gaano dahil wala na masyadong nag-board, baka pa pwede sa Liquid Stampede. Pero speaking of JP, may Primal Rat pa siya. Mabubuhay pa yata, pero may retry. At nandiyan na si Sanford! Naligtas talaga dito si JP! Sanji, may utaminang-minawan Fury dito. Pero si Marl, mahuli! Si Marl naman yung konting nag-asim! JP, again! What a play! Minaximize niya talaga yung konting buhay na kaya niya kunin. Oo eh, hindi lang yung Primal Rat yun na timing. Oo. Maski yung paggamit nung flicker. So kung babalikan natin dito sa ating STC replay ang mga naging kaganapang after makatakas na ni JP, mas nagpumabor lang sa Liquid Echo na talagang maghanap na ng mga laban since very malalim na talaga yung spirit dito. Pero sasakit na, maski nung Primal Rat ni JP, di naman yung buhay ni Hiko talagang naging very low. Pero yung Team Spirit, ah, kahit na naliliquid stampede sila. Oo. Lumalaban pa rin. Oo. Nakakakuha sila o pumipili sila ng tamang laban na kunin. Yung mga konting trade, yung tinatawag natin na skirmish, konting poke damage. At ngayon, Liquid Echo naman. Gusto nila, dito tayo sa taas. Solid North tayo. Pumasok naman sila dito. At si Zhao! Sanji pala yun! Yung Minowan Fury cosplay! Yung Minotaur cosplay pala nakakuha na magandang set! Si Hiko, Blazing Duet! At siya naman, yung nahuli! Shutdown! Galing kay Kid Bomba para doon sa Valentina. At si Kid Bomba, sinusubukan niya. Pero talong miyembro ng Team Spirit ay nawala. Liquid Echo, Torre sa gitna ang minamata. Pinursu ni Kid Bomba ang trade pero mas lamang pa rin ang Liquid Echo. Balikan natin yun sa mabilisang replay. Oo, cosplay lang yun ng Minotaur, hindi yun ang tunay. Pero yun yung mas naging impactful na nakikita natin. Nakaiwas din si Kiko doon sa Last Insanity pero not for long dahil nandoon naman si Sanji. And dito yung sinasabi natin na pinursu talaga ni Kid Bomba yun. Alam mo siguro sa sarili mo na parang tricky na siya nagawin. Wala tayong nakita masyado, pero alam mo yun? Malamang tricky na yun eh. What do you mean? All I saw was Carl Teasy saying, I love you very much. Yes, that's from all. Philippines with love. Yes, that's what I saw too. Kaya tumawa dun si Sanji. Oh, yung tawa niya talaga sobrang mapagmahal mo na. Alam mo, Carl, gawin mo na kahit anong gusto mo gawin. You're the goat for a reason. Yes. Natamasa mo na yung titulong iyan for a reason. At maghanda ka na rin mamaya dahil makikita mo yan. Okay, Marl. Uy, pumunta ka agad sa backline. Medyo delikado siya doon. Si Sawa nag-set up pero para sa isa lang. Si Sanford naman makakapag-flicker para makatakas siya. Carl Teasy, buhay pa yung Frago armor niya. Ang sakit ng damage si Sanji na final slash ni Sanji. The ultimate cosplayer. Kanina Minotaur yan. Ngayon naging Arlott. Mas maganda pa ata sa original. Sa kanya yung sobrang hindi ka sure kung talaga bang hindi ito yung original. Kasi yung pagkakagamit niya ay sobrang on point. At gusto ko lang din sabihin, karagdagang point,
na nakipag-halos 1v1 si JP doon kay Hiko, nakasabay siya. Oo. Using the primal wrath. So, kahit na sabihin natin malaking threat si Hiko ngayon, pag nahanap siya ni JP, parang, oh, kaya na lang makipagsabayan din eh. Sige lang, ako nang bahala dito. Kaya na dyan. Liquid Echo in the zone. Team Spirit on the brink of elimination. Kinalaban nila yung Stampede. Oh my God. The Five Horsemen. At ito na ata ang apocalypse. Ooh. Ng pangarap ng Team Spirit. May Lord papunta sa taas. Si Carl nagtitipi habang ginagamit yung Fire Missiles. Ganun na kalala. Fire Missiles! Fire Missiles! Hindi. Napapa-oh my goodness tayo kasi maski si Sanji nag-re-recall na rin dito and alam mo na tuwa at na-excite rin ang Liquid Echo sa nagiging labang ito. Base pa lang sa player camps natin kanina, I mean. So ngayon, kasama nila ang Lord na nagmamarcha sa top lane at kinakailangan dumipensa ng Team Spirit. Final slash and full combo dito kay Sanford. Binuga na ang lahat para sa Pakito pero may response yung Liquid Echo. Si Contingent nasa likod. Last insanity ba gagamitin niya? Nasa lalim ng Tori pero hindi siya makakalapit dahil nakatakas yung mga miyembro ng Team Spirit. Si Marl! Ang nahuli ni Benny Cutie! Godlike for the Roger! Liquid Echo, 1-for-1 yung naging trade. Tingnan natin kung makakakuha sila ng Tori o hindi. Ito na yung paunti-unti na pag-convert na naman ng Liquid Echo. Kukuhain na rin nila yung second tier bottom lane turret dito ng Team Spirit. At minimake sure na talagang sulit na sulit yung kanilang na-secure na Lord. Nakita natin yung magandang paghanap at engage dito ng Team Spirit. And I think na nag-contribute yun ng malaki sa kung paano nila nagawa pa rin depensahan ng maigi yung incoming waves dito ng Liquid Echo. Pero kapag ka dumating sa punto na mahahanap at malilikuran na naman sila. Kanina, naging alanganin for a moment yun kasi may last insanity ni Carl Tease na hindi naiwasan. Pero ito na, meron na namang laban sa baba. Mikado dito, grabe yung poke damage. Mikado dito, si Benny Q din naghihintay ng like and bounce pero hindi na makikita yung magandang panahon para gawin yun. May passive pa yung Tore. Sa gitna ko, hindi ako nagkaon. Nagpa-plong ako, nawala na. Ay, 12 minutes, nawala na. Wala na. Oh no. Sakto-sakto pagkabanggit mo, nawala na siya. Oo nga eh. Kasi pumatak na tayo ng 12 minutes. Parang nahiya yung pasi. Hello, ayoko po. Hello, hello, saglit lang po. Saglit lang po. Pero sakto-sakto naman din ay hindi naman nila sobrang pinapakawalan pa itong dalawang inhibitor turns na meron sila. Oh. And for Liquid Echo also, they're not forcing na sobrang magbabad at mag-overextend. Mukhang ang gusto nilang maging next step talaga ay etong Lord na magsuspawn in just a bit na baka lumabas din sa ating end of vlog. Di mo sure. Uh-huh. Pero eto na nga, sisimulan agad ng Liquid Echo at potentially i-burst down pa nga yata. Oo. Rush na lang yan. Mahirap na para sa Team Spirit mag-contest pero si Kid Momoa, si Marl, si Sao na nandito. Delikato dito po na pwesta. Baka makalapit dito si Marl! Pero si Carl, TZ pa rin! Makukuha ng Lord. Last insanity, ginamit na rin ng ultimate ng Edith ni JP. And there goes the damage. And there goes Kid Momoa. Sao, pumasok si Sanji. Yung Minowan Fury ni Sao! Nakauntera ng Team Spirit! Lumalaban pa rin! May laban pa rin ang mga representative ng ECA. Benny Curie with the damage! Pero si Hiko nakapag-free hit! JP at Carl TZ na lang may iwan. Last Insanity sa Claude! Yung damage ni Carl! Buhay yung X-Borg! Sobrang clutch! At gusto natin yun balikan panigurado at sama-sama na nating tignan yung pinaka-recent na mga naging kaganapan. Tignan mo rito si Hiko, hindi na siya nag-BMI pabalik. Tinabihan niya na lang talaga si Carl TZ at minake sure niya na until the very end, i-attempt niya na i-take down doon yung jungler ng Liquid Echo. Pero napakakunat na pala din netong export na to. Hindi mo na siya basta-basta mag-take down and looking at the items, mas na ipapaliwanag sa atin nung kanyang item build kung bakit ganoon. Oh. Isipin mo, hindi lang nga kunat, bilis din ang pwede mong asahan dito sa X-Borg. Yep. And the Brute Force Breastplate, the Oracle, the Immortality. Ang kunat doon ni Carl TZ, 1-0-10. Ang kaisa-isang miyembro ng Liquid Echo na hindi pa napitas ng Team Spirit. Pero baka nandun nga yung susi nila para manalo sa game number 2. Kung mahuli nila si Carl sa tamang oras para mahirapan sila sa Lord o baka para
hindi nga makapaglaban sa Lord ang Liquideco. Nagiging ano na to, no? Nagiging malanobela na siya. Oh, nagkakaroon na tayo ng mga kabanata dito sa labang ito. Kasi nakikita natin, similar to the previous game, ito'y isa sa mga pinakamahabang nagiging laban natin actually for the group stage. And medyo unexpected yun, considering na talagang recently maraming mga napapablis na laban, pero napupok na dito yung Piraga Armor, ha? Okay, Piraga Armor dito masasabag, pero ginamit yung Last Insanity para makapaggawa ng espasyo. Pero makatakas siya, si Hiko pumasok. Ito na nga yung late game Claude. Ang sakit na ng damage ni Hiko. At nakita mo, nag-iba na iba na ang galaw ng Liquid Echo para hindi sila makulit, para hindi sila makounteran. Kailangan nila mag-ingat kay Sawo na nakita na natin hinahawakan niya yung ultimate niya na matagal. Scarty is mahuli dito. Wala ata siya immortality. Final slash. Ginamit na rin. Ferrago Armor ang punat ni Carl. Si Sanji sa bottom lane pala. Ito na yung paggamit ng Last Insanity. Sa backline, pumasok si Benny. Pero yung knock-up na naman ng Eternal Guard. Ang clutch. Sanji nandito. Hiko. Ginamit yung Blazing Duet. Carl T.C. pala. JP. Pero si Sanford. Si Sanford sa base. Yung Paquito. Yan ang ating Grand Finals MVP. Hindi nila alam, hindi nila sure, nandun na pala yung Paquito sa base ng Team Spirit. And grabe, hindi natin inisip na gagawin nila the classic backdoor.